limang mga nakamamanghang historical artifacts na pinaniniwalaan nating mga tao na alamat lamang, aksidenteng natagpuan na nakabaon sa ilalim ng mga lupa. Ano-ano kaya ang mga ito? At bakit nasabing nakakamangha talaga ang mga discoveries na ito? Kamusta mga idol? Maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Ang mundo natin ay talaga namang punong-puno ng napakaraming mga mahihiwagang bagay na nakatago at nakabaon sa mga sekretong lugar na nag-iintay lamang na madiskubre nating mga tao. Kapag may nadidiskubre tayong mga kakaibang bagay kagaya ng mga ito, nag-iiwan ito sa atin ng mga malalabong konklusyon at mga katanungan na walang kasagutan. Nadadala rin ng mga artifacts na ito ang ating mga imahinasyon patungo sa panahon, kung kailan sila ginamit o nag-exist. Mula sa misteryosong shell ng isang strange na nilalang na nabuhay sa ating mundo mahigit 20,000 years na ang nakararaan, hanggang sa libu-libong rebulto ng sundalo na nakabaon sa paanan ng bundok na nakapila na animoy nasa isang seremony. Ano kaya ang nakakamanghang kwento sa likod ng mga ito? Yan, at marami pa ang ating mga pag-uusapan. Number 1, bungo ng mamot. Ang pagkakaroon ng mayaman na lupa ay talaga namang napakalaking biyaya dahil sobrang dami nitong magagandang benepisyo na maibibigay sa iyo mula sa pagkakaroon ng isang malusog na taniman at bonus pa kung makakahanap ka ng mga likas na yaman dito. Pero ang magsasaka na ito mula sa Michigan na si James Brissell ay nakakuha ng sobrang nakakaintrigang bagay sa kanyang lupa. Meron siyang 2 hektaryang taniman ng soybeans. Normal naman ang lahat ng bagay. Kakapag-ani siya dito ng payapa ng kanyang mga tanim. Hanggang sa isang araw, habang siya ay nag-aararo ng lupa, napansin ni Mr. James na parang may malaking bato na nakabaon sa lupa. Buong akala niya ay magiging madali lamang ang pagtanggal niya dito. Akala niya, ito ay isang hugot lamang at tapos ay tapos na. Pero hindi pala. Hindi niya namalayan, sa kanyang pagtumbok sa pinakapuno ng batong ito, ay lumalalim na pala ang kanyang paghukay. Noong matapos niyang mahukay ang pinakadulo nito, laking gulat niya sa kanyang nasaksihan. Mabigat ang bagay na ito na kanyang nadiskubre. Hindi niya kayang buhati nito ng mag-isa kaya naman kinailangan pang tumawag ng excavator para maangat ito. Lumabas na ang bagay na ito na nadiskubre ni Mr. James ay sobrang nakakamangha pala ng higit pa sa inaakala. Aksidente niyang natuklasan ang well-preserved na bungo ng woolly mammoth na pinininiwala ang nabuhay mahigit 15,000 years na ang nakalilipas. Ayon sa mga archaeologists, nasa 40 years old ang edad ng mammoth noong ito ay mamatay. Lahat ng mga ekspertong nakakita ng fossils na ito ay sobrang namangha dahil sobrang perpekto ng skull na ito. Naka-intact pa dito ang 2 tusk o yung mga ngipin nito na patuloy na humahaba. Number 2, itlog ng isang dinosaur o shell ng isang prehistoric creature. Sa lugar ng Buenos Aires, isang 35 years old na magsasaka ang nagngangalang Ronaldo ang nakagawa ng isang nakakagulat na discoveries. Tanghaling tapat noong September 20, 2017, nag-iikot si Ronaldo sa kanyang farm at chinecheck kung ano ang lagay ng kanyang mga pananim. Nang aksidente niyang makita ang undefined object na ito na nakabaon sa isang sulok. Dahil sa itsura at laki nito, ang buong paghihinala niya ay isa itong itlog ng dinosaurs. Pero, mas nakakamangha pa pala kung ano nga ba talaga ang tunay na kwento sa likod ng bagay na ito. Dahil nga sa pagkaintriga, ay napagdesisyonan ni Ronaldo na babain ang bagay na ito at simulang hukayin upang malaman kung ano nga ba talaga ang tinatagong hiwaga ng bagay na ito. Higit pa pala sa inaakalang itlog ng dinosaurs ang natuklasan ng magsasakang ito. Ayon sa mga paleontologists na nagsuri ng mahigit 3 feet na haba ng bagay na ito, napag-alaman
na ito ay isa palang shell ng isang prehistoric creature na naglakbay sa ating mundo noong pang panahon ng Ice Age, 20,000 years ago, na mas kilala sa tawag na armadillo. Kagaya ng nauna, namangha din ng mga taong ito kung papaanong sobrang na-preserve ang shell na ito sa kabila ng layo ng panahon nang pinagmulan nito. Isa ito sa mga pinakamalaking nilalang na nabuhay sa ating mundo. At sa katunayan nga mga idol, ginagawa pa ngang bahay ng mga tao noong unang panahon ang shell ng mga armadillo. Number 3. Rebulto ng mga libu-libong sundalo sa ilalim ng lupa. Isa ito sa mga pinakasikat at maituturing na isa rin sa mga pinakamahalagang hindi inaasahang discoveries na tadhana na mismo ang gumawa ng paraan upang ito ay matuklasan natin. Nangyari ito noong March 1987. Isang 72 years old na nagngangalang Shin Jan-nam ang umakyat sa isang bundok upang doon ay maghukay ng balon. Subalit, nagtataka siya dahil sa kanyang paghuhukay ay imbis na tubig ang kanyang makuha ay nagtataka siya kung bakit maraming mga ceramic fragments ang kanyang nakukuha na nakadikit sa mga pader. Naging isa ito sa mga pinaka-importanting archaeological discoveries of all time. Ilang saglit lamang ng kanyang paghukay ay natumbok niya ang isang inaalikabok na pintuan. Pagbukas na nito, ay nahulog siya sa loob ng isang kuweba na punong-puno ng napakaraming mga estatwa. Ito ang Terracotta Army ni Qin Shi Huang. Siya ang Chinese Emperor na nagawang mapag-isa ang lahat ng mga Chinese isolated island na nabuhay noong 3rd century BC. Ang mga makasaysayang relic na ito ay sinasabing nilikha noong 210 to 209 BC. Ang bawat isa sa 8,000 warriors na ito ay siyang full-size statue na ginawa sa pamamagitan ng clay na may timbang na 135 kg. Ang bawat kabayo naman nila ay may bigat na 335 kg. Mahigit 1.5 kilometers ang lalim ng pinagbaunan ng mga relic na ito at nasa gitna nila ang kabaong ng emperor. Mahigit 700 katao ang nagtulong-tulong para lamang mabuo ang makasaysayang lugar na ito at ang buong Terracotta Army sa loob ng 38 years. Number 4. Ang nakakamanghang bagay sa loob ng isang baul. Kalagitnaan ng 1930s nang matuklasan ang isang nakakagulat na findings hindi kalayuan sa bansang India. Mga water jars na kung titingnan sa unang beses ay parang normal lamang at wala namang nakakamangha dito. Ang mga Mesopotamian artifacts na ito na hindi gaanong nakakuha ng atensyon ng maraming tao noong una ay na-identify na isa sa pinakamatandang galvanic cells o sa mas madaling salita, ito ay ang pinakamatandang ancient battery in the world. Makikita sa loob ng jar na ito ang isang metal na may haba na 13 cm na pinalilibutan ng iba't ibang mga acids. Ang itsura ng artifacts na ito ay maihahalin tulad sa mga chemical devices para mag-generate ng electric current noong early 19th century na inimbento ni Alessandro Volta ang pasimuno pagdating sa pag-aaral sa electricity. Well, kung mas noong una pa lang inagagawa na itong maimbento ng mga tao noong Mesopotamian era, ibig sabihin ba nito na alam na ng mga tao ang tungkol sa kuryente bago pa man ang ating modernong panahon? Para mapatunayan, tinesting nila ang mga galvanic cells na ito sa isang live TV show noong 1980s. Gamit ang isang lemon, ay kanilang sinubukan kung magagawa nga ba talaga ng mga galvanic cells na ito ang makalikha ng kuryente. At laking gulat nila sa kanilang nasaksihan. Nagawang makapag-trigger ng mga ancient artifacts na ito ng hanggang sa 4 volts. Tunay nga ba na alam na ng mga tao ang tungkol sa kuryente 2,500 years ago? Number 5. Bangkay ng prinsesa sa isang kaharian, 1,000 taon na ang nakararaan. Ang pagiging trabahador bilang isang coal miner ay talaga namang sobrang hirap at hindi biro ang kanilang mga ginagawa.
lalo na yung mga taong nagtatrabaho sa rehiyon ng Kumarovo sa bansang Siberia. Noong September 1969, ang mga minero na nagtatrabaho sa isang coal mine sa lalim na 70 meters, aksidenteng nahukay nila ang isang 2-meter marble na sarcophagus. Dahil sa kuriyosidad ng mga minero kung ano nga ba talaga ang laman nito, napagdesisyonan nila na buksan ito. Sa loob nito ay natagpuan nila ang nakamamified na katawan ng isang batang babae na nakalubog ang katawan sa likido na may pagka-pinkish ang kulay. Maputi ang kanyang balat at makapal ang kanyang mga buhok at makikita mo sa kanyang pag-iitsura na sobrang na-preserve talaga ang kanyang katawan. Kinagabihan noong araw na iyon, isang special agency ang pumunta sa village kung saan ito natagpuan at agad nilang kinarga ang sarcophagus sa loob ng isang helicopter. Pinangalanan nila ang discovery na ito bilang The Sewell Princess. Nagtataka ang mga scientist dahil sa tuwing inaalis nila ang babae sa likido na kanyang kinilalagyan, ay unti-unting nagbabago ang kanyang kulay, nangingitim ang kanyang mga balat. Pero sa tuwing binabalik ito sa kanyang lagayan, ay unti-unti ring bumabalik sa normal ang kanyang physical na kaanyuan. Ayon sa mga scientists, ay malabong malaman ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa katawan ng babae kapag inaalis at binabalik siya sa kanyang kabaong. Hindi nila mawari kung ano nga ba ang bumabalot na kababalaghan dito. Well, posible nga ba talaga na may nabuhay na mas advanced na sibilisasyon sa mundo bago pa tayo? At siguro nga mga idol ay dito na nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy ka at marami kang natutunang panibagong bagay sa ating pinag-usapan ngayong araw. Ayun lamang po mga idol, maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod naman, paalam!